Hello guys, ngayon nandito na naman tayo sa panibagong video. Ngayon guys, gagawin na natin yung ICU method. Kasi guys, marami nagtatanong sa akin kung paano daw gawin yung ICU method. At saka, ang dami na rin nagsasabi na gawin na din natin yung tutorial kung paano. Ngayon guys, bago natin umpisahan yung paggawa ng ICU methods, papakita muna guys yung mga gagamitin natin. Gagawin natin ng barbecue stick, goma, tapos yung ipupunla natin. Dito guys, dito yung mga nakagupit na. Dito guys, yung mga hindi pa nakagupit. Dito guys, so kasi mamaya guys, papakita ko paano ginugupit nito guys. Kasi tatanggalin pa natin yung mga malalaking dahon. Tapos, kailangan din natin ng plastic guys, pambalot sa ano natin mamaya sa mga itatanim natin. Then, ganito guys, dito. Mga cups. Kailangan natin ng cups guys. Tapos, dito sa ano, ipa lang ang ginamit namin dito guys. Sa media namin dito is ipa lang. Then ang ipa kasi namin guys na ginamit dito is isang taon na namin binubulok guys. Kaya hindi siya bagong ipa, hindi rin naman siya bulok na naipa. Kaya kung makikita nyo dito guys, dito yung ipa na ginamit namin. Ayan guys, ito yung ipa na ginamit namin. Hindi siya sobrang bulok, hindi rin siya na ano. At saka guys, ito nga palang ipa namin na to, bago pa na namin to nilagay sa mga cups, is diniligan muna namin. Bago namin siya ilagay sa mga cups. Then pagkatapos namin siya ilagay sa mga cups, didiligan din namin siya uli. Kasi guys, pagka kailangan kasi guys, pagka magpupunla kasi kayo guys, is kailangan hindi ano, hindi tuyo yung mga ano. Ito guys, so hindi siya tuyo. Kailangan medyo basa siya. Pero wag naman guys yung tipong na tumutulo yung tubig. Dapat ano lang. Kasi guys, dapat di ba pa nagdilig na kayo, nandito na sa mga cups, nagdilig kayo. Then maghintay muna kayo ng isang oras para matuyo lang yung ano guys. Para matanggal lang yung tumutulo na tubig. Then doon, pwede na kayo magpunla. Ito guys, so may ipapakita ko sa inyo. Mayroon na kasi kami mga naumpisahan na guys. Marami na kami na umpisahan na gawing ICU. Ngayon guys. Tapos guys, kung makikita nyo, dito sa itaas namin is nakanet. Ito guys, oh, tignan nyo kung makikita nyo, malilim lang dito. Kasi guys, pag nag-ICU kayo, kailangan na sa lilim lang sila. Hindi sila pwede sa initan. Kasi matutuyo yung inanim natin. Ngayon guys, dito ipapakita na namin sa inyo kung paano magputol ng mga dahon guys. Tulad na sabi ko kanina. Dito guys, oh, makikita nyo ito kung paano magputol. Dito guys, si mama ko ang magpuputol ngayon dito. Ako muna mag-out ng camera. And guys, kung makikita nyo yung pagputol ni mama is sa baba, lahat sa baba guys, pati yung mga malalaking pati lang, ano, dahon. Guys, yung isang ganito. Puro. Hindi to. Doon sa kabila, yung sa yellow, yun ang sasabi ng ano. Ito guys, kung makikita nyo guys, yung mga malalaking dahon na yan guys, pinuputol ni mama kasi pagka ano guys, pag tinanim kasi natin, pangit pagka maganyan, malalaking dahon yung nasa ano. Ayan guys, tinatanggal natin yung mga malalaking dahon. Then yung mga dahon sa baba is pinuputol kasama ng mga tinik. At saka guys, nakalimutan ko pala sabihin is ang haba pala ng itatanim natin is okay na guys kahit yung isang dangkal. Isang dangkal lang siya. Then kung makikita nyo dito guys, itong natapos ng anuin is yung bata pa to na sanga, as in yung bagong tubo pa lang to, malambot pa nga siya guys, oh. Kahit ganito, pwede nyo na siyang ipunla. Pwede nyo na siya gamitin. Pwede rin yung ganito. Pwede din naman yung mga ganito. Matatanda na guys. Ay, kahit di naman totally matatanda. Kumbaga yung ganito guys, na matitigas na yung ano nila, mga puno. Ito, matitigas na sila. Hindi katulad nitong isa na malambot pa. Ito, pakita mo. As ito rin guys, oh. Ayan, ganyan lang magano guys, pati mga bulaklak guys, tanggalin lahat ng bulaklak na yan. Kasi pagka may kasama kasing bulaklak guys, is pwedeng mabulok kasi yan eh. Pagka tinanim natin doon, hindi ang pangit naman pag ano, titingnan. Ayan. Mga isang dangkal lang ang haba niya guys. Ayan, lahat ng bulaklak, tatanggalin. Thank you.
Ito guys, ngayon guys, papakita na namin sa inyo kung paano magtanim ngayon dito. Ito guys, kung makikita nyo guys, pagka tusok ni mama ng bougainvillea dun sa makeup guys, is sinisiksik pa nila yung gilid. Tapos guys, lagyan ng stick. Then pagkatapos lagyan ng stick, dyan na nalagyan ng balot. Guys, ang purpose ng stick is para suportahan din yung bougainvillea natin na din. Kasi kung makikita nyo guys, ayan o. Pagka nabangga kasi yan guys, or ano, yung stick ang susuporta sa kanya para hindi mabali yung bougainvillea. Ayan guys, tapos lagyan na ng goma. Ang purpose din ng goma guys is para hindi makalabas yung hangin. Kasi parang kumbaga sa pag-grap ganyan din yung ginagamit natin, di ba guys? Is tinatakluban natin siya para hindi makalabas yung hangin. Ayan. Ito guys, oh. Makita, ayan guys. Sinisiksik ni mama yung gilid para magtayo yung bougainvillea. Ayan. Tapos lagyan ulit ng stick. Tapos balutin. Itong cups na inano dito guys, isang oras na ito pinapatuyo guys, na diniligan kanina. Kaya medyo ano tong ano niya, medyo basa tong itong ipa. Kasi diniligan to kanina. Pero pinano na namin siya, pinatuyo na namin na wala nang tumutulong tubig. Ayan guys, so bago pa daw pala itusok guys, is pinitiga pa pala ni mama yung cups para malambot daw, madaling itusok yung bougainvillea. Kasi lalo na guys yung mga bougainvillea na bago guys, katulad sabi ko ano yung mga malalambot pa, pag tinusok mo kasi yun sa matigas guys, is pwedeng mabali. Kaya pinipiga pa pala ni mama yung cups para lumambot yung pagtutusokan na ipa. Ayan. Tapos guys, dito guys, ayan guys, papakita ko sa inyo guys. Nung ano pa kasi kami nagumpisa magpunla guys, is nung 20 pa, December 20. Itong mga to, December 20, itong mga to, lalo yung mga nauna doon papunta dito. Tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo to guys, oh. Itong ano, nagmo-moist siya, Jay. Nagmo-moist. Ito yung magdidilig sa kanya guys, yung moist na yan. Yan yung mismo magdidilig sa kanya. Ito. Tapos kung makikita nyo to guys, meron man siya mga maliliit na ugat. Ayan. May maliliit na siya na ugat. Para mas makita talaga. Ayan. Ito guys, ano na to eh. 13 days na yung nakalipas. Yung sabi ko nga sa inyo guys, 10 to 15 days. I-check nyo kung may ugat na siya, kung kamusta na yung lagay nung pinunla natin. Ayan. Ngayon guys, dito guys, so kung makikita nyo to ulit guys. Ang dami niyang ugat. Itong mga to. Ito guys, itong maraming ugat na to guys. Ano na to ha? 13 days pa lang to guys. Ito kasing bougainvillea na to guys is mabilis mag-ugat. Meron kasing bougainvillea guys na aabutin pa ng 25 days or 30 days bago magka-ugat guys. Meron kasing mga mababagal. Ito kasing tingnan natin is mabilis kasi ito mag-ugat. Tingnan nyo yung iba niyang kasama guys. Yung iba wala pang mga ugat. Or kung may ugat man, maliliit pa. Tula dito, ito guys, wala pa tong ugat guys oh. Alas sabayan lang yan sila nito guys. Nung 20 din to, nung December 20. Pero ito guys, wala pa tong ugat. Pagka ganyan guys, i-check nyo siya ulit mga 20 days or 25 days. Kasi ano guys eh, mabagal yan mag paugat. Pagka ano naman na to guys, pagka mag-check na kami, yung mga marami ng ugat, hinihiwalay na namin yan dun sa mga wala pang ugat. Kasi para alam na namin guys kung saan yung mabubuhay na. Kasi guys, baka kasi yung wala pang ugat is baka hindi pa kasi siya totally mabuhay kasi wala pang ugat eh, or matagal lang talaga mag-ugat. Kaya minomonitor namin siya guys.
Tapos baka matanong nyo nga pala guys, bakit yung mga cups namin is nasa tray? Itong mga ano guys, oh. Kung bakit sila nakalagay dito sa mga tray. Inalagay kasi namin sila dito is para hindi matumba. Kasi guys, pagka pinatong nyo kasi yan sila dyan, tapos nasagi lang matutumba. Kaya nilagay namin sila sa ganitong mga tray is para organized guys. Yung parang kumbaga malinis tingnan, maayos. Ayun, parang hindi sila magkalat ka na tapos hindi lang matumba-tumba. Oh, ito guys, meron pa dito. Mga ready na to itanim guys, itong mga to. Siguro guys, ito mahigit 2,000 na to lahat guys. Yan lahat yan, mahigit 2,000 na yan.